Parang dumilim. Anchovy pasta, opo. So, anchovy pasta is tuyo pasta, pinasosyal lang. Kayo naman. Ano ba? Oh. Anchovy. Anchovy pasta yan. Tapos, oh. Anchovy pasta para sa ating guest. Ano ba, guys? Okay, so try na natin. So, syempre, gusto natin yan lagyan ng chili. Diba? Chili. So let's eat, madami. Habang nag-edit tayo ng we thank you for the gift of this day, this day of worship. We ask you to bless the food that we are going to partake, and also our loved ones and our family members. All of this we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Tara na, guys. Kain muna tayo. Cold water. So, diba try na natin ang ating anchovy pasta? Our anchovy pasta is tuyo pasta. Char. Hi, Ma'am. Hi, Benito Aborque. Hello sa inyong lahat. Nuggets, hello, ayan. Yung tuyo na ginamit ko is hindi siya dilis. Pero para siyang medyo silvery na fish. Silver na fish, ganyan. Maliliit na, ano? Tambang. Parang baby tambang. Tapos may talong. At meron din ng konting chicharon. So upload ko ulit kung paano ko siya niluto. Lagi kong hinuhuli po yung chicharon tsaka anchovy. Mark Joelson Reyes, our anchovy pasta. So, meron tong cream and onting cheese. Kasi pasta siya, pero diba? Bagoong pasta. Hindi siya bagoong pasta. Anchovy.
anchovy is anchovy. Hindi kasi yung bagoong fermented na yon. Hi, Ma'am Jasmine. Ate Bernie Castillo. Masarap yung pagkatimpla ko. Mia, magandang hapon, watching from Quezon City. Team Brenda, solid supporters. Thank you. Mark Joelson Reyes. Ano, magluto ka, isi-send ko or i-upload ko later yung video, Mark. Okay? So, pwede mo lagyan ng chicharon or hindi. Ikaw bahala. Shout out Bernie Castillon. Diba? At may sale. Nakapaglaway. Oo, maalat-alat yung timpla niya. At syempre, mura lang to kasi pasta, diba? At tuyo. So, hindi masyadong maalat tong tuyo na ito. Kuha pa tayo. Mga tangkot. Na-absorb na ng pasta yung ilalim. Na-absorb na po. Full service. Go. So, na-absorb naman na ng pasta yung ilalim. Wala naman tayong lunch or wala pa tayong breakfast or lunch. So, ito na yung natin. Chili. Ayan. Masarap pag may chili. Ayan. So, ito na po yung food natin. Kalami. Danielo Tan. Hello. John Ramos. Good afternoon, Mia. Wala Marlon Labo. Ayan. So, guys, don't forget mag-follow na kayo dito sa page ko, Mia Caloca MK. Naku, napadami ito. Ubusin ko na ito. Hindi naman ako masyado magkakain pag dinner. Oo, less carb na tayo. Tapos, maglakad-lakad tayo. Punta tayo sa Hinaguan Farm. Hindi na ako magmamotor. Lalakarin ko na lang. Mag-exercise na rin ako. Kasi, syempre, sabi ni Miss D, kailangan magpapayat, magpa-sexy, at mag-exercise. I love you, Miss D. This is so good naman. Carmen Fernandez, hello. Amy Guzman, musta na si Gina? Ayun pa rin, Ate Gina pa rin po siya. Diba? So mamaya mag-walking tayo, mag-walkathon. Masarap naman talaga maglakad dito. Opo, ang pwede niyo pong bisitahin si Miss D sa mga nasa NCR. Pwede niyo po siyang bisitahin sa Caloocan. Nasa Caloocan pang viewing kay Miss D. Sa Davao. Wala pa po siya sa Davao.
Pero kung sa Davao, siguro sa bahay po nila sa... Saan ba yun? Toril. Kundi si Mama Mary, Toril eh. Lagpas po, oo. So kagabi, iyak kami ng iyak. More, daddy, go. Dinamihan ko yung pasta para masarap. Hello, Mia Kaloka, nakakagutom. And Giral Pass. Ayan, tignan nyo, ha? Oh. Diba? Our anchovy pasta. Ang tuyo. Ang sarap, may kasamang chili. Marlon Labo, ayun na nga, inatake po siya na stroke. Buhay. Wala kasing pahinga si Miss D. Nagpahilot naman siya, ganyan. Saka, nag-slim down siya, di ba? Hindi, matagal siya nag-slim down. Lalo siya pahinga galing sa biyahe, tapos dire-diretso. May family feud pa, may taping, ganyan. 28 hours na walang tulog. Naalala niyo yung ano, naalala niyo kung may naalala kayo or nabalitaan kayo ng mga Chinese na gamer, o kaya naglalaro lang yung mga nagpapa-level up na 2 days straight, 42 hours walang tulog. Naku, masama po yun. Tingnan mo nangyari sa kanila. Na-stroke sila, tapos binawian na ng buhay din. Mga gamers ito, yung mga wala namang sakit, bata pa, binata pa, ganyan. Pero na-stroke na lang kasi walang tulog talaga. Wednesday pala, sumampa pa rin yun kahit walang schedule sa Vice Ganda, sa Vice Comedy Bar. No? Wala siyang schedule, pero sumampa pa rin. Sinamahan daw si Lassie. Oh, may mga friends kami nagpunta. Napagod pa siya, ano? Naglinis ng bahay. Na-stress din. Marlon Labo, nakakalungkot. Opo. Kikay Val Oscar, katawan natin kailangan matulog. Oo. Nakakamiss yung one more time, I'll slap your face. Baby Habibi. Opo, sabi namin punta kami. Kaso, nasa Laag pa si Brenda eh. Madali lang lutuin tong tuyo pasta. Para siyang tuyo gourmet. Pero nilagyan mo ng cream at saka ng cheese. Hinahinay. Walang problema sa pagkain po. Walang problema sa kumain. Ang problema is wala kang tulog.
So guys, wala akong problema. Pwede kayo mag-fasting, pwede kayong huwag kumain. Pero importante, meron kayong tulog. Diba? Kasi pag adult na tayo, parang nakakalimutan na natin magpahinga, matulog, kasi ang dami natin iniisip. Hindi po pala tama yun. Importante po ay magpahinga rin pala tayo. Oo. Kikay, oo. Kahit kumain ka ng kumain pero wala kang pahinga, no. Kahit importante, itulog niyo po. Yung past 3 days na wala kang pahinga, di ba po, yung mga ano, yung mga may ano, may defense, may project, hindi nakatulog, bumabagsak ang meron tayong tinatawag or sinasabi na bumabagsak ang katawan, bumabagsak ang sistema. Kasi ang problema is kulang tayo sa pahinga. Ako, to be honest, nang nagko-call center ako before, binabawi nila, yung iba kong kasamahan, binabawi sa kain. Kain nila ng kain. Hindi pala dapat ganun. Kay Ramos, iba talaga tulog pag gabi, humihina ang immune system, pagkulang sa tulog, pahinga at tamang pagkain. Stress siguro, mamiya. That true. Pahinga, katatawas na mag-guest sa TV. Opo. Hindi rin natin masisisi si Miss D kasi ang dami-dami niyang ano, schedule. Kaya yung pong totoo, ang dami niyang naka-line up na schedule. Ang dami niyang naka-line up na pupuntahan. So, nagda-diet naman ako. Hindi nga ako halos kumakain. Ngayon lang ako kumain buong araw. So, parang once a day pa lang ako kumain. Opo. And, importante maglakad-lakad. Ako, hindi ako naniniwalang kailangan kumain 3 beses sa isang araw. Opo, Kikay. Kay Ramos, workaholic talaga siya. Nakalimutan niya magpahinga. Kikay, Valok, Sera. Oo. Sa taxi na daw siya, ano? Sa taxi na daw siya parang biglang nag-burp. Tapos, nawala na ng malay. Kaya ako kahit ngayon, pag may nagsasabing tulog ka ng tulog, tulog ka ng tulog. Naku, importante po yun. Importante po nakakatulog tayo. Hello sa ating mga viewers, Ma'am Sheila and Jocelyn Umayam.
So, di ba, kailangan natutulog tayo. Kaya ang tawag po daan, di ba, beauty rest. Kasi totoo po, pag sobrang pagod ka, stress, mararamdaman po ng mga organs of your body ang stress. Yung mga organs mo, yung kidneys mo, yung heart mo, pwedeng mag-fail. Importante din po, meron tayong tinatawag na siesta. Ako, naniniwala ko sa ano, naniniwala ko sa mga power nap. Kikai. Yes, naniniwala sa power nap. Power nap is like 20 to 30 minutes. 15 minutes. 15 minutes, 20 minutes na makaidlip ka. Nare-reset ng brain. Ang power nap, nare-reset niya yung brain stress. Na nagsisave ng energy. Ang power nap, nagsisave siya ng energy sa brain neurons, sa brain mismo, nakapagpahinga yung blood vessels, nakapagpahinga. Ibiruin mo in 15 minutes a day na power nap, tanghali or kahit gabi, it will help you regain your energy. Oo, yung sistema po ng katawan natin, napaka-importante. True. Mitch Bonahon, hindi sa taxi po, or taxi or car, grab car. Nung sa hospital anak ko, nasa 15 to 16 hours din ako walang tulog. Yung pakiramdam ko, grabe, sobrang hilo na mahapdi na ang mata. Na nanghihina yung antok na antok ka na pero di ka makatulog. Oo, totoo po yan. Di ba nga kahit po mga driver ng mga bus, lahat gagawin nila magising lang. Mami Lando, dapat nagpa-laboratory. Oo. Actually, ano, nagpa-check up na po si Miss D. May mga gamot siya, may mga maintenance siya, ganyan. Pero, wala pong magagawa ang gamot. Kahit i-take mo siya, kung wala ka talagang, or kulang ka sa pahinga. Kulang po siya sa pahinga, inamin niya. Nag-message siya, ganyan, and then, inamin naman yung 28 hours pa siyang wala daw tulog. Siyempre sa flight. Ako nasanay na ako makatulog-tulog na magandang. Matutulog ako sa barko. Matutulog ako sa flight. Matutulog ako kahit saan. Kahit maidlip. Ah, kahit party, matutulog ako eh. Lalo antok na ako. Tutulog ako sa kotse. Pag kulang tayo sa tulog, kulang oxygen sa brain. True. Isa pa yan, kay Ramos. Kulang ang oxygen sa brain. Tapos, alam nyo ba, meron pang test na ginawa ng mga World War II, mga German scientists, hindi nila pinatulog yung kanilang test subject, yung lalaki. Hala, naging kalansay na lang siya. Tapos nabaliw. Tapos kinakain na niya sarili niyang laman. Yun yung walang tulog eh. Parang may ini-inject sa kanyang katawan para wag matulog. So guys, matulog po tayo, magpahinga. Always remind ourselves, rest and sleep are very important. Katulad din po niyan ng kay Ramos, yan, na-watch ko yun, o diba? Katulad, ang pagpapahinga po,
pagtulog, pag-idlip, ay katumbas ng kailangan mong pag-ihi at pagdumi. Yun pong importante. Mm-mm. So, huwag dating kalimutan, kaligtaan na magpahinga rin po tayo. Kumakatulog tayo sa kotse, kahit saglit lang. Mag-alarm clock tayo. Ayan. Team Brenda, solid supporters. Thank you so much sa inyo, mga ate. Maraming salamat. And maglakad-lakad. Kailangan po ng katawan natin yan. Exercise. Maglakad-lakad. May magluto. May gagawin sa bahay. Maglinis. Baby! Ay, kasali ba yun? Jocelyn Cruz, sobrang bait ni Miss D. Nakaka-miss Miss D. Nakaka-miss siya. Kasi kahit hindi kami nagkikita, nagme-message. Pag nagkita ulit, nandiyan lang. Tulog lang. Tulog lang siya. Pag nagising siya, kain tayo, Mia. Magluluto ako, ganyan. Yung sub-sub sa trabaho, si Miss D, para may pera siya pag-uwi at pag-birthday ng nanay niya. Pero at the end, sa burol, mahirap talaga pag siningil tayo ng katawan natin. Napakalungkot na regalo para sa kaarawan ng nanay niya, ang kamatayan niya. Opo, totoo. So guys, maraming salamat sa ating mga manonood dyan. Huwag niyo pong kalimutan na magdasal palagi. Alaga ng sarili. Magpahinga. Pahinga. Oo. Year of the Dragon pala si Mami D. Ang saya-saya. Yan nung basa, pag yung basa Canada siya. Si Mami Lando. Mm-mm. Ang ganda-ganda sa Canada. Sabi, hindi pa niya nakwento kung gaano siya kasaya sa Canada or kung gaano kaganda ng Canada. And then, nakapag-vlog siya, nakapag-live siya, ganyan. Jay Cañete, inatake po siya sa galing siya ng hideout, yata. O, hideout lang naman yun, trabaho. Sana nagpahinga na lang siya, natulog, buong araw or magdamag. Uy. Kasi alam niyang flight na niya, excited na rin siya pa uwi ng Davao. Dapat flight niya ngayon. Thank you so much everybody. I'll see you later sa susunod nating live or vlog. Maraming salamat. Wala siyang kasama yata. Jay Cañete. Walang kasama. Diniretso na siya ng driver sa MCU. Parang yun ang alam ko. Thank you so much everybody. And thank you. Don't forget, please like and share and mag-subscribe. Mag-follow na po kayo dito sa aking bagong page. Mia Caloca MK. Thank you. Maglakad-lakad muna ako. Punta ako sa farm. Maglakad ako. Wala na siya. Michelle Mapa. Wala na siya. Papahinga na siya. Eternal rest. Salamat sa inyong lahat. Thank you po. I'll see you later, everyone. Bye-bye.